Ika-24 ng Oktubre, Huwebes, ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyaga ng isang binyag at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala niyo ba'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay, pagkat mula ngayon magkakahati-hati ang limang nasa isang sambahayan, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo. Magkakahati-hati sila, ama laban sa anak na lalaki, at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae, at anak na babae laban sa ina, binang babae laban sa kanyang manugang na babae, at manugang na babae laban sa binang babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa. Marami ang posibleng ipahiwatig ng simbolong apoy. Ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang paglalahad ng plano ng Diyos. Maaring isa sa mga ito o ang lahat ng ito ang tinutukoy ng apoy. Lahat ay pumapasok sa katangian ng apoy. Mainit, maliwanag, nakadadarang kundi man nakatutupok ng mga bagay na hiwalay sa Diyos at mabilis na lumalaganap. Ibinabalik din tayo mismo sa presensya ng Diyos na nahayag kay Moises sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ng punong nagliliyab pero hindi natutupok. Kung sa gayon, mismong ang presensya nga ng Diyos ang dala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang salita, at ng paglalahad ng plano ng pagliligtas. Nais ng Diyos na makapiling tayo at makapasok tayo sa kanyang walang hanggang buhay. Kung ang pagkatukla sa apoy ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao na nagpaunlad ng kamalayan at sibilisasyon, ang apoy na taglay ni Jesus naman, ang paghahayag sa tunay na lalim, lawak, tayog ng pagkatao ayon sa lumikha nito. Ang apoy ng presensya ng Diyos ang nagbibigay ng kahulugang ito. Nais ni Jesus na sumiklab, maglagablab at lumaganap ang presensyang ito ng Diyos sa puso ng bawat tao, sa kamalayan ng bawat pamayanan, sa layo ng makabagong pag-inog ng sangkatauhan. Nais ng Diyos na kaisa niya ang tao sa kanyang kaluwalhatian, dito pa lang sa lupa. Pagsasagawa, pakawala ng imahinasyon, kakayahan, pagkamalikhain, tapang, pag-aasam tungo sa Diyos. Paano mo ito isasagawa sa buhay mo para magliyab din sa iyong isip, puso at diwa ang apoy na taglay ni Jesucristo?